pag-usapan lang natin ng chika. Ayon kasi guys kay Ogie Diaz, na-inspire nga ba guys si Daniel Padilla sa resort umano ni Gerald Anderson sa Zambales? Kaya naman binibenta umano ang nasabi negosyo ni Daniel Padilla. At pagkakaalam natin guys, nag-70% off ang lahat ng mga item para maibenta na lahat. At sinasabi kasi na balak yatang ibenta ni Daniel Padilla para palitan ng bago. Totoo nga ba kaya guys ang mga balibalitang ito, di ba? Eh syempre guys, marami pa kasing bumabatikos noon kay Daniel Padilla. Baka umina ang kanyang negosyo dahil sa marami umanong mga basher si Daniel Padilla dahil sa kanilang iwalayan ni Catherine Bernardo. Yun ang mga kinakatakot ni Daniel Padilla, baka siya ay umina. At umina ang kanyang karera sa showbiz, kaya nga naman guys, nag-aanda na rin si Daniel Padilla kung sakasakali. Pero ang inala kasi guys ng mga tao ay ihina na talaga si Daniel Padilla. Nagkakamali sila dahil hanggang ngayon guys ay famous na famous pa rin si Daniel Padilla. Meron pang issue guys patungkol umano kay Daniel Padilla sa Davao City dahil libre lang daw kaya maraming pumunta. Diba? Hindi naman porket libre ang mga event na ganyan. Kapag malakas ang ulan, iiwanan at iiwanan mo ang nasabing kahit na sino pa naman ang artista kung hindi mo naman gusto. Diba? Iiwanan at iiwanan mo sa lakas ng ulan. Pero, hindi. Nagkaisa umano ang mga tao para panoorin si Daniel Padilla. Doon tayo saludo sa lahat ng tao dahil maraming natulungan na mga tao si Daniel Padilla, lalong-lalo na sa Mindoro. Dahil yung mga negosyo doon ay napuno daw ayon kay Mayor dahil sa tulong umano ni Daniel Padilla.